Alright, good evening sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. By the way, I'm Paolo, your host at this channel. So, ang pag-uusapan natin is regarding sa isang token. Ang pangalan po niya is Mini Football Token. Alright, so before tayo mag-umpisa dito, kung hindi pa kayo subscriber ng ating channel, huwag na po nating hayaang hindi mag-subscribe sa ating channel na ito dahil hindi po masasayang subscribe ninyo. And, pindutin na po yung kulay pulang button dyan. Plus, factor na po ang notification. Alright! So, ito, usapang cryptocurrency po tayo. Hindi po tayo usapang BIR, SSS, Pag-ibig, or regarding sa libro ng ating mga business. Kundi ito ay isang masabi nating investment or cryptocurrency. Tinatawag po itong digital currency kung saan po tayong pwedeng bumili ng mga token gamit po ang ating currency, dollar man yan, peso, or iba pang mga currency sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng wallet, katulad po dito sa Philippines, we use the coin PH para mapalitan po yung peso natin into the cryptocurrency coin or token, or meron pong Binance na meron pong mga person to person na bibili po kayo sa mga tao doon sa pamamagitan noon, parang barter ang tawag na, or something na negotiation na bibili ako sa ibang sa tao o yung mismong tao na yun, tapos ihuhulog ko yung aking pambayad na peso. Pero dito, safe naman po, pero this be careful din, na titingnan rin nyo pagdating sa Binance, titingnan nyo po yung percentage of transaction completed or successful. Doon nyo makikita kung ang seller ay legit or hindi. Kasi meron pa rin pong hindi legit yan sa Binance, kaya doble ingat po. Okay, so yun, small talks lang tayo sa cryptocurrency. Ang pag-uusapan natin is regarding the mini football. Umpisaan po natin sa introduction ng mini football. Ano nga ba ang mini football? Ito pong tinitingnan natin, ito po yung website nila, minifootballtoken.com. Sino po ba ang CEO ng mini football token? So, ito pong CEO ng mini football token, si Andy Mackenzie, or what is name? Andy Mackenzie. Si Andy Mackenzie ay isang CEO at DAOX. Ibig sabihin po ng DAOX is yung nagpapakita, pinakita niya kanyang mukha para masabi niya sa mga tao na itong token or itong mini football token ay pang long term at seryoso po siya. So, meron din po kasi na lumalabas na mga bagong project or bagong token na hanggang linggo, hanggang buwan lang po to, kasi ginagawa na lang po nilang hanap buhay, pero ang tawag doon is scam, nangi-scam po. Pero itong si Andy Mackenzie, kinakita niya po ang mukha niya, katulad po ng Binance o yung BNB nila, Binance Coin, then also yung iba po mga CEO na naging maunlad sa cryptocurrency. Si Binance, na si Binance CEO, naging namatagumpay din po siya. Dahil bakit po? Kasi seryoso po sila sa business na ginawa nila. Kaya ito po si Andy, meron po siyang vision na pang long term po ang mini football token. Kaya ako kayo po ay mag-invest or something, bibili ng mini football, safe na safe po kayo. Bakit po? Kasi pinakita niya, and also, lagi po siya nasa voice chat ng Telegram niya. So, mamaya pag-uusapan natin yung voice chat ng Telegram. Okay? Then, ito po yung kanyang team. Ito po si Hector. Siya po yung developer and chart specialist. Yung chart specialist, siya po yung tumitingin ano po yung movement ng token ng mini football. Okay? Then, si Roderick naman ang head of marketing. Siya naman po ang namumuno
pagdating po sa mga market. Alright, then ang kasama niya po dito si Jackson na si Marketing and Community Manager. So sila yung kumukuha ng mga promoter. Katulad po ang mini football. Ano po ba ang mini football? Okay, mapunta tayo doon kung bakit tinawag na mini football ang token na to. Okay, we bring you mini football. Okay, ito po yun. Mini football is a new crypto that combines the greatest fans from football. Okay, football. And Doge. So, sino ba ang mga pamilya sa Dogecoin? Si Dogecoin, siya po yung usbong nitong taon na to at last year na ang presyo niya lang is almost $10. Medyo cheap pa yung ano niya. Pero nung pre-promote ni Elon Musk, itong Dogecoin ay bigla po umusbong at muntik na po maging $1 ang kanyang price. So marami din po yung maman kay Dogecoin. Pero hindi natin yung pag-uusapan. Then okay, ang mini football ay merong greatest community sa buong mundo or something sa buong Telegram or buong token. Na mapapansin nyo rin naman yan pag pupunta tayo sa Telegram nila. Okay, then sino-sino po ba ang partner ng ating mini football token? Ito po, okay, mamaya na po pag-usapan natin yan. Introduction po kasi yun. Then, always, then, next is, kailan po ba na live ng Pancake Swap? Noong August 13, 2021, alas 12, this is not August 13, this is August 14, 12 o'clock a.m. sa Pilipinas na oras or Philippine time. Okay? Sino po ba ang mga partners? Ito. Ito po yung mga partner. Ito si BSC Scan. So kung saan na i-scan niya yung wallet address at ilan na po yung holder. Okay? Then si KuCoin, dito po natin makikita yung ating main chart o yung kilos ng ating price ng token na ito. Then ang next naman is PancakeSwap, kung saan po tayo nagpapalit ng mga mini football. Siya po yung ginagamit natin para makabili ng mini football. Okay, mamaya tuturo ko rin kung paano po natin gagamitin o paano po makabili ng mini football. Then next is DEX Tools. Sa DEX Tools naman, nandito po lahat nakalista yung mga token or coin kung saan po makikita ko sino yung trending. Then also, monitoring din po ng price ito si DexTool and also Grab. Then, partner din siya ng Binance Smart Chain. Okay, yun. Okay, then meron tayong contract address. Ang contract address ay matatagpuan po sa minifootball.com. Kung may makikita po kayo sa KuCoin na ibang minifootball token at wala pong logo ng ating aso na ito, ibig sabihin po, peke po yung minifootball ngayon. Kaya, sa mga bago na papasok at gustong bumili ng mini football token, punta lang po kayo sa ating minifootballtoken.com at kunin niyo po itong address nito o yung nakaano po sa ating screen. Okay. Then pag-usapan natin yung white paper, kung ano yung nakasulat sa white paper, nakasulat din po sa website. So, medyo mahaba-haba. Babasahin nyo na lang po yan. I-click nyo lang po itong white paper na ito. Then, lalabas na po yung mga details na nakasulat po yan. Okay. Then, ano ba or para saan ba ang mini football? Okay. What are we about? Mini football. Our team loves football and crypto. Okay, nasabi na rin po ito kanina. Then especially it is ability to disrupt barriers and create global community. So, ang vision niya is magkaroon ng isang branding ng mini football sa buong mundo at makilala siya bilang isang mini football. For this reason, a token that combines both worlds was born in mini football. Okay, we hope to build one of the largest communities in crypto, giving season fans
a new fans unique and once in a lifetime opportunities through our community prize system. Okay. Si Mini Football ay isang reward token kung saan every week na namimigay ng mga prizes using the voice chat live. Minsan ruleta ng kabuhayan, yung ano, will spin a wheel. Okay, yun ang tinatawag natin, spin a wheel. Okay. Then, sino po ba ang mga promoted ng Mini Football na football player? Okay, ito po yung mga at ito po yung mga football players na sumusuporta kay Mini Football. Okay, umpisaan natin sa ibaba kasi nga ang kung sino yung nasa ibaba, siya po yung unang nag-promote ng Mini Football. Ito po si Seng Tosun na taga Everton. Si Arturo Vidal na taga Inter Milan, Mariano B. I-search niyo na lang po kung sino-sino yung mga ito. Pero mga sikat na football player din po ito. Ito si Mariano Diaz, Real Madrid. Then Arda Turan from Turkey or Galatasaray. Then Marcelo from Brazil, Real Madrid. Then si Ronaldinho, isang legendary na nag-retire na rin po sa pagiging football player. Then si Rapina, na taga PSG o Paris Saint-Germain, then si Suarez. Then si Rakitic from Sevilla, then si Thiago Silva kung saan po siya live sa voice chat, pati si Suarez nag-visit sa voice chat. Then si Vinicius Jr. from Brazil, then Sergio Busquets, siya pa yung pinakahuli nag-promote ng ating Mini Football. Okay, so sa ngayon, huwag muna natin pakita to mamaya, okay? Okay, this week or starting September 1, i-announce sila kung saan po malilista ang Mini Football under the top 10 exchanger. So pwede nyo i-search yan, top 10 exchanger of cryptocurrency. Lalabas po yan under the CMC or CoinMarketCap or CoinGecko. So sa CMC, proven, accurate naman po ang record yan kung sino po yung top 10. Ano po ba ang importansya kapag nabansa nalista ka na sa top 10 exchanger? So malaki din po ang impact nito dahil makikilala po mismo ang token ninyo sa lahat ng mga gumagamit na nasa ilalim ng top 10 exchanger. And also, nag-start na po ang Mini Football. So within the 16 days, ang holders niya is almost 55,000 plus. I think this day is 17 days. So almost 56,000 na po yung holders niya. So within the 17 days. Wala pang isang buwan niya pero ang laki po ng holders ng Mini Football. Dahil nga po, marami po ang naniniwala kay Andy na bilang isang CEO at pinoprotektahan niya ang Mini Football token. Okay, so mapunta tayo sa roadmap o kalye ng mapa. Okay, ito po yan. Ang roadmap natin ay meron pong apat na phase. From phase 1, goalkeeper. From phase 2, defenders. Phase 3, midfielders. Then phase 4, forward. So, rinirelate pa rin po siya sa sport ng football. Sa phase 1, we have a goalkeeper. Ang natupad or completed na po na activities dito is yung marketing push. Pinupush niya yung market para makilala yung Mini Football. At maganda rin po ang pagpapakilala ng Mini Football sa buong mundo. Then, nagkaroon po tayo yung website launch. Ito nga po, at nagagamit natin yung website nila. Then, kumuha din po ng mga huge influencer through Twitters and Instagram. So, from the Facebook and YouTube, still planning pa rin po nila as per the voice chat or something sa voice chat po. Bisita po kayo sa voice chat nila. Sa Telegram nila. Then, sa phase 1, nag-attempt sila ng 5,000 Telegrams member before the launching.
ng mini football. So, na-attempt nila yon. Then, pre-sale announcement. Ang pre-sale announcement, yun po, before the August 13 or August 12 sa ating Pilipinas, nag-launch po yung ating pre-sale. Then, phase 2. Nagkaroon tayo ng successful launch sa pancake swap noong August 13 at 9 hours po natapos yung pre-sale. So, it means organic po lahat ng mga holder dito. Kasi meron pong iba na ang bilis isang oras ubos na or tapos na yung pre-sale. Dahil nga po, yung ginagawa po nila, yung iba doon is bots or yung robots po. So, medyo titingnan nyo rin po kung gaano kabilis yung pagpuno ng pre-sale nila. Okay, sa Dex Tool. Then and also, after the launch, nag-Dex Tool trending tayo. Then, Reddit trending din. Na-register din tayo ng Coin Hunt, Coin Sniper, at iba pa. Then also, nagkaroon din tayo ng influencer marketing push sa Twitter and Instagram. Ayan po yung mga football players. Uncertic audit is in still progress. Nalist tayo sa CoinGecko, or nalist ang mini football sa CoinGecko within 3 days. Then sa CoinMarket naman, 3 hours after the successful launch. Then nahit din po ang 25,000 Telegram members. So today, meron siyang 48,000 members sa Telegram. Pero 56,000 po yung holders. So, yung iba, hindi nga po bumibisita ng Telegram. Pero hinihintay po lahat ang mga holders sa mini football na bumisita po ng Telegram dahil nga po buhay na buhay po ang Telegram doon. Pwede kayong magtanong lahat, especially sa mga bagong holders na kukuha ng mini football. Then also, weekly giveaway. Ang mga prizes dito is yung PS5 and also $500. Depende po yun na papamigay nila linggo-linggo. Pero mostly is PS5. Then, nagkaroon po ng big manual burn ng mini football token. Then, yung price draw grow live, nagawa na rin po ito. Itong linggo lang sa Pilipinas. Nagkaroon po ng 2 beses na price go live. Isang winner ng PS5. At igagas mo yung score sa football sport. Pero wala pong nanalo po doon dahil nga po ang score daw is 1-1. Then sa phase 3 midfielders, ito pa yung mga activities na kailangan po gawin. Huge marketing campaign, meme contest. I think meme contest is nagawa na to. Then listing on exchanges. Ngayon, at ngayong linggo, malalaman po natin at i-announce po nila. Then, football ads on a big game. So, sports sa football live. So, gagawa po sila ng isang ads para sa isang games ng football. So, doon malakas po ang impact noon. Then, expansion of core team. Expansion of core team, ibig sabihin, pinapalaki po yung, siguro, yung mga team o yung mga kasama nila sa loob ng mini football. Then marketing prior to first game release. So meron pong game release na mangyayari before meron pong magkakaroon po tayo ng marketing regarding sa game before ang releasing nito. Okay? Then release the first game of mini football. Then marketing push ng game. Okay, so antayin natin to. So, then phase 4, forwards, ito po yung position. Partnership, sino po yung ipa-partnership? Malalaman din po natin yan. Then, football ads on the big game. So, another football ads sa isang laro. Then, pwede yan sa Ella Messi or something Ronaldo. Okay, Ronaldo. Okay, then release of second game. So, meron po tayong second game na mangyayari. Then, increase the marketing push. Then, big manual burn ulit. Then, website redesign. So, itong makikita ninyong website nito, magkakaroon ng improvement o pagbabago. Then, also, mini football swap. Katulad po ng pancake swap po yan. Then,
more partnership. Ang katanungan po, sunod-sunod po ba ito? Or depende po ito sa ating ano, developer kung ano po yung mauuna natin. Depende po mauna kung phase 4 siya, pwede mahuli naman ang phase 3. Okay. Mapunta tayo sa benefits. Okay, ang benefits ng ating mini football. Ito po ay ang the beauty. Ito po, basahin natin. The beauty is the prize fund will grow in size each week and the winner could end up winning $20,000 plus just for holding their token. So kung ikaw holders, pwede ka manalo ng $20,000. Paano po ba mangyayari ito? Ito po yun. So meron tayong weekly giveaways. So each week we will giving away a PS5 console with FIFA 2021 to a random mini football holder. Ang isa pa is we will have monthly tournaments at i-host po yan every month ng FIFA 21 tournaments via our Discord server with prizes up to $5,000. Ito pa yung ano, kung sino po yung mananalo sa tournament na yun. Then, match tickets. So, magkakaroon ng bigayan ng tickets sa live o yung live sport ng football every week. Pwede mo rin gawing cash to kung hindi ka makakapunta dahil nga sa ating situation ngayon. Then, prize fund twice a week. We'll host a live draw on our Telegram boys chat with a chance to win big cash prizes funded by the prize fund. Okay, so dapat maging active kayo sa Telegram. Ang kukunin natin doon sa prize fund yan. Ano nga ba yung prize fund? Okay, punta tayo sa ilalim. Ito po yan. Ang prize fund, sige, babasahin ko na. We have decided to reward our community with a prize fund wallet. This wallet will also get at 8% on each transaction. Now for the big one, the wallet will be used to reward our holder twice weekly work. We will have a live draw on our Telegram voice chat where you win a sum big cash prizes and the beauty is the prize will grow in size each week. And winner could end up winning $20,000 plus just holding your token. Okay. So itong 8% na to, nakukuha natin to kapag once tayo bumili at nagbenta ng mini football token sa PancakeSwap or KuCoin. Alright. Ano naman ba yung ticket? What about the ticket? Okay. So medyo malabo. Every week, we will reward one lucky holder with two tickets for weekly league matches of your choice. Also, VIP back ticket to cup final games where all expenses will be paid by four with five-star accommodation. This is also for a weekly game. So, ito po yung tickets kung gusto nyo pumunta. Bayad po lahat yan. Kasama po ang accommodation. Then, ang tournament naman po. Ito, ang tournament, yes, you heard it right. We will do a monthly FIFA 21 tournament where the grand prize for the winner will take the $5,000 prizes. So, ito, kailangan active ka rin sa Telegram para alam mo kung kailan po i-announce yung tournament. Then, any more rewards? Any more rewards is about, yes, we will also be giving away a PS5 with a copy of FIFA 21 randomly each week. Oh, one lucky winner so that more people will be able to also play the monthly tournament organized by Mini Football. Alright, so yan po yung other rewards. Ano naman po yung utility? Utility? Ang utility is we will develop two football games for you to play on our website, where you can play against the computer or against other member of the community to win amazing cash prizes each week. So, dito, once na maging o ma-improve na yung ating website, magkakaroon po siya ng game. Kung saan po, I don't know kung anong mechanics ito, kung gagamitin po ba natin yung mini football or yung Binance coin. So, depende po yan. Kaya aantayin po natin yung announcement nila.
Okay. So, yun po yung mini football. Ngayon, kung kayo po ba interesado, ito po yung ating... Okay, by the way, ito po yung taxes or slippage na gagamitin po natin. 8% sa price pan, 4% para sa pancake swap liquidation, 1% redistribution sa mga holders. So, 13% po. Kung hindi po gagana yan, hanggang 19% po ang slippage. Okay? Kaya lahat po ng binibigay po mga awards dito ay naka-budget po yan. Hindi po malulugi or something kukunin sa holders, yung mga prizes po, hindi po ganun. Okay, how to buy? Kung kayo po ba interesado or interesado ng bumili ng mini football token, gagamitin lamang po natin to, follow the step to buy mini football. Step 1, mag-download po tayo ng Trust Wallet or MetaMask. This application are secure and widely used in the DeFi market. MetaMask are suggested. Pero ako may ginagamit ng iba, yung SafeFile. SafeFile, pwede rin po gamitin yun. Iko-connect lang po natin sa PancakeSwap or KuCoin. Then step 2, fund your wallet. So, syempre, kung dito tayo sa Pilipinas, Philippine Peso, bibili tayo ng BNB sa Binance website o sa P2P nila or Binance Smart Chain para ma-fund natin yung wallet natin. Itong gagamitin natin para pambili ng mini football. Then, step 3, i-open natin ang browsers. Kung ang cellphone is go to Safari or your browsers of choice and visit the PancakeSwap. So, i-copy-paste nyo lang ito. Mami, papakita ko po sa inyo kung paano po yan. Then, step 4, sige, pwede na natin ipakita ito sa PancakeSwap. Dito po yan. Ito po, pinakita po yan. Then, punta tayo sa trade. Then, punta tayo exchange. Ngayon, kung kayo meron na kayong SafePal, Trust Wallet, or MetaMask, click nyo lang po itong connect, then i-click po itong MetaMask. Okay. Okay, wala akong MetaMask dito. Okay, so then, i-connect ko siya. Kung sakaling cellphone man ang gagamitin ninyo, i-scan nyo lang itong QR code. Kung desktop man, pwede kayong mamimediaan. Kung meron po kayong mga ganito. Then next is Trust Wallet, kung may Trust Wallet. Then other, kung may Binance Smart Chain kayo, pwede dito. Ngayon, walang matagpuan. Okay, so sa cellphone nyo. Pero, ganito lang po yan, ha? Para ito-connect nyo lang po yung inyong wallet dito sa PancakeSwap. So, be careful po sa mga peking PancakeSwap. Baka makonnect kayo doon at makuha yung inyong PAN. Okay? Kaya before kayong sa mga baguhan at hindi sanay, magtanong-tanong po sa ating mga kapwa Pilipino mahuhusay din or may alam para at least hindi po kayo maliliga. Okay, so paano po ba natin kukunin yung PancakeSwap? Ay sa ano yung mini football? Ngayon, ang gagawin natin muna, ika-copy natin tong contract address, then saka natin i-search yung mini football token. So yan, nagpakita po si mini football token at kitang-kita po natin na may logo na po ang ating mini football token. I-import nyo lang po yan. Then, unknown source, understand. Check nyo po yung understand kasi ito po ay very risky. Pero itong wallet na to is legit na mini football token po yan. Yan po. Then, kung sakali, example po, meron tayo 1 BNB. Ito po yung ilagay po natin 1 BNB. Then, yan ang lalabas po sa mini football. Ngayon, yung slippage tax o yung slippage percentage, babaguhin lang natin dito, gagawin lang natin 13%. And mag-a-appear po yan. Then, dito, kapag na-connect na po yung wallet, swap. Ilalagay nyo. Kapag nagkaroon ng error, 14%. Kapag error pa rin, 15%. Kapag nag-okay na po, i-proceed nyo lang at may lalabas pong mga taxes ulit. Pero medyo mura na po yan sa Philippine Peso, 10 pesos or 5 pesos lang po yun. Okay? Let's swap. After that one, itong amount na to, mapupunta po yan dito sa ating mini football token. At makikita nyo na po yan sa Trust Wallet or MetaMask ninyo. Okay? Then, step 4, swap for mini football
pancake swap in. Ayan, yung kaninang ginawa po natin, kukunin niyo po niya, ano? Then 12.15, oh. Okay, hanggang 19% po 'yan. Okay? Okay, so yan po yung pancake swap. After that one, makikita po natin yung liquidity diyan. Pwede niyo masilip 'yan. Then sa mini football price chart, ito po yung ating live na mini football chart. So from the beginning, makikita niyo po 'yan. Gawin natin one day para at least makita nyo yung daily niya. From August 13, nag-start siya from 1,000 price or 1 million market cap. Ito po yung market cap niya. Hanggang sa tumaas ng tumaas po siya dahil nga po sa ginawang marketing push na ginawa ng mini football, umakyat po siya ng up to 76 million market cap. Ang price po niyan is almost 77,000. Then, nagbentahan po sila, nagbentahan yung mga paper hand or yung mga wings na nagbula dito sa pre-sale at bumagsak at marami po ang nagbentahan dahil nagkaroon po ng panic buying. Dahil akala nila, babagsak siya dito. Pero hindi, nag-stable po ang ating ano, ang prices dito sa 1,000 or almost 10 million market cap. At umakyat po ulit tayo ng 22 million market cap. Wala, more on promotion lang po ang ginagawa natin. Dito sa September 1 ngayon, meron pong announce mangyayari sa listing. It's either papalo siya ng todo or aangat siya ng konti. Dahil nga po sa announcement na mangyayari. Okay, so yan po yung ating graph. So makikita nyo sa ilalim, ito yung mga nagbebenta at bumibili kapag kulay green. Okay? Yan. So makikita nyo yan. So karamihan ay bumibili po yan, naging holder po. Then next, puntahan po natin yung ating holder. So ito, i-click nyo lang to mini football transaction, mapupunta po tayo sa BSC scan. Kung saan makikita natin dito, yung lahat ng mga wallet na nagbenta at bumili. Dito, makikita din po natin dito yung holders at magkano yung maximum supply na ininagay ng mini football. So, si mini football ay merong 100 quadrillion na mini football token. Then, as of now, we have a 56,356 holders na nagtitiwala kay mini football at nagkaroon ng transfer na mahigit 205,000. At ito po, sa mga hindi po makakapunta sa website, ito po makikita nyo po yung wallet address po dito. Then meron tayong decimal na 9 at ang social profile na kailangan pa po i-update. Okay? So iyan po, then ito, makikita po sa holders, makikita po dito yung top 100, top 1,000 holders ng mini football. Okay? So yun, isa pa dito, na-recognize din tong mini football sa Binance as a top gainer nung kasagsagan ng 15 days below. Then, dito, na-recognize din tayo ng Yahoo Finance na ginawan pa tayo ng access ni AccessWire ng isang blog niya. Ito, mini football crypto for football fans amazes over 50,000 holder in its first 12 days. So, marami pa po yan. Maski sa Twitter, pwede natin mabisita ang Twitter nila. I-search lang po natin yung Twitter nila. Mini Football. Yan. Ito po, Mini Football BSC. So, hindi natin kailangan mag-login. Kailangan talaga. Anyway, yun. Yung Mini Football BSC. So, dito makikita yan. So, yan po yung kanilang website. So, wala, hindi po ako naka-login. So, almost 202 tweets na po ang nangyari dyan. At parami ng parami din po yan. Okay, guys. So, ito po yung ating introduction at description at yung gumaga roadmap niya. Walkthrough. Yung walkthrough ng mini football. Hopefully, naliwanagan po tayo mga kababayan sa mga ibang
manunood katulad na sa labas ng ibang bansa, pagkakaroon, lalagyan ko po ng subtitle po itong ginawa po natin video para at least hindi po kayo maligaw kung saan man po o gusto nyo yung mini football token. Alright, so hanggang dito na lang yung ating discussion or something content regarding sa mini football. So ang advice ko lang sa inyo, sa mga especially sa mga bago, financial advice, kung gusto nyo pong bumili ng mini football, pag-isipan nyo muna, magkaroon ng research regarding sa mga bibiling yung token, especially sa mini football. Ito, inilapat ko na po sa inyo kung sino si mini football. Ang gagawin nyo na lang, kung talagang interesado kayo, maglaan kayo ng budget para magkaroon ng mini football token. So, financial advice, kung ano ang kaya nyong ilagay, yun lang po ang ilalagay. Huwag po lahat, huwag po yung pati yung savings ninyo, ilalagay nyo po dito. Huwag na huwag po. Kasi, syempre, once makita ninyo, kasi may mga beginner tayo, once makita nila ang pera nila, lumiliit, magkakaroon ng panic buying o panic selling. Kumbaga, ibibenta niya na kasi kinakaba siya, baka maging zero. Ganun po ang pakiramdam ng mga new being or mga baguhan sa industry na to. Kaya kapag once na papasok kayo dito, do your own research before kayo pumasok or something bumili ng token. Para alam ninyo kung pang long term or short term lang yung tinatayaan ninyo. Okay, so that's all folks. Hopefully na-enjoy nyo. Maraming salamat po. Bye. Ah, before tayo maputol, gusto kong i-share sa inyo yung Telegram. Buti naalala natin. Naalala. So almost 40 minutes. So, i-share ko lang yung screen natin sa Telegram. Okay. Hindi ko makita yung pang-login. Sorry. Oh my God. Login. Saglit lang, guys. Okay guys, ito yung ating mini football Telegram. So dito lang kayo pupunta sa mini football kung saan po
Ito po yung pinaka ano niya, pwede ko rin ilagay sa description yung link na to. So marami pong peking mini football. So pero may mga mini football community na rin tayo dito. Marami na rin po, especially po sa Philippines, meron na rin po. Ilalagay rin po natin yung ano, yung link ng Telegram sa Philippines. Okay? So ito always live po yung video chat natin dito. Papahapyawan lang po natin. Ito po yung video chat natin. So Virus actually walked me through how to buy the token. Diba? Yun po yung ating video chat. So ang jajaan po yung ating CEO at sumasagot po ng ating mga katanungan kung may mga katanungan po tayo. Okay, approachable naman po siya. Okay, hanggang dito na lang. Paalam.